Hindi pa kayong dalawa nanonood ng ano. Sorry na ako naman. To defend myself, nanonood naman ako. Kaya lang, okay. Ang requirement ko, una, dapat gantong daylight. Pangalawa, may kasama. Pangatlo, hindi gruesome. Yun. Yun yung mga requirements ko na dapat kapag manonood ako ng horror or suspense. Kasi kapag nanonood ako ng horror, kasi may genre na sobrang gruesome eh, di ba? Yeah. Sobrang gruesome. Sobrang ano naman, superlative naman nun. Gruesome siya na talagang parang yung... Medyo ano kasi ako eh, hemophobic kasi ako. What's that? So parang parang takot sa dugo. Ah. Takot sa huge amount of ano volume ng blood. Hemo from hemoglobin? Yan, parang ganun. Hemophobic. Tapos, kapag ganun kasi, parang hindi ko kinakaya. Although yung eksena, hindi naman nakakatakot, hindi naman relative sa supernatural. Kaya lang, parang nagstay kasi sa mind ko. Like for example, yung mga series ng Final Destination, yun. Mm. Diba, pinapakita yung mga ano doon. Tapos yung mga, hindi naman siya horror, pero yung mga, ano, yung mga revenge film na sobrang, yung Saw, yun, sobrang ano kasi noon. Tapos, pero nanonood ako ng mga ano, ng ano ba, mga true Philippine ghost stories. Joke. Mga dati. Oo, yung mga ganon. Yung mga nginig, ganon, magandang gabi bayan. Yan, yung mga ganon. Nanonood naman ako ng ganon. So speaking ikaw, of nanonood, hindi ka talaga. Ako? Feeling ko hindi yan. Napanood namin yung ano namin kasi never ako nanood ako lang mag-isa kapag horror. Lagi din ako may kasama. Ayun, I mean yung mga alam niyo yung mga dating Annabelle, yung mga ganun. Insidious. Tapos, Ayan, oh, hindi. Yung mga ganun. I mean, yung Final Destination installment din. Conjuring. Ayun, okay. In ata, nakalimutan ko name. Napapanood napapanood mo kasi yung pinsan kunwari. May mga bigla-bigla lang Ayan. Oo, ata.